pagkatuyo ng mga malalaking ilog at matinding init. Ito ang kasalukuyang nangyayari ngayon sa ilang bahagi ng bansang China. Ano nga ba ang magiging epekto nito sa mga tao? Nitong buwan lang ay nag-issue ang China ng national alert dahil sa tagtuyot na kanilang nararanasan. Marami sa mga ilog at sakahan ay wala ng tubig. Noong 2013 ay inulat ng ilang mga news outlet sa buong mundo na maraming ilog sa China ang tuluyang naglaho. Isa sa mga nag-ulat nito ay ang Atlantic.com kung saan sinabi nilang 20 years ago raw ay nasa 50,000 ang mga ilog sa China at pagsapit raw ng taong 2013 ay umabot sa 28,000 na ilog ang tuluyang naglaho. At ngayong taon na ito ay kapansin-pansin rin ang pagkatuyo ng isa sa pinakamalaking ilog ng China, ang Yangtze River. Ito ang pinakamahabang ilog sa buong Asia at pangatlo sa buong mundo. Malaki ang ginagampanan ng ilog na ito sa kasaysayan, kultura at ekonomiya ng China. Dahil dyan, sa pagkatuyo nito ay maraming mga Chinese ang talagang naapektuhan. Ayon sa NPR.org, halos kalahati ng lapad ng ilog ay nabawasan. Dahil dito ay kinakailangang ipasara ang ilang mga production company dahil umaasa sa hydropower ang mga ito na nagmula sa Yangtze River. Apektado talaga ang kuryente ng China nito dahil 80% sa kanilang electric source ay mula sa mga ilog. Grabe rin ang init ng temperatura ngayon sa kanila na minsan ay umabot sa 110 degrees Fahrenheit o 45 degrees Celsius. Dahil dito ay isang pangunahing pangangailangan ang aircon ng marami. Pero pwedeng magkaroon sila ng power shortage kung marami sa kanila ay mag-aircon. Dahil dyan ay pinatigil muna ang production ng ilang mga malalaking kumpanya tulad ng Tesla. Ang tagtuyot na nararanasan ngayon ng China ay ang pinakamatinding nangyari sa loob ng 60 years. Ayon sa Relief Web, umabot sa 1 milyong residente at 400,000 hektarya ng sakahan ang naapektuhan. Halos $227 million ang halaga ng epekto. At dahil nga walang ulan, ay ginamit na ng China ang kanilang malulupit na teknolohiya. Ginawa na nila ang cloud seeding para kahit papano ay maisalba pa ang ilang mga sakahan. Ang cloud seeding ay isang proseso kung saan ay nilalagyan ng silver iodide ang ulap upang matrigger ito na makabuo ng ulan. Ang malaking katanungan ngayon, bakit kaya nangyayari sa China ang mga bagay na ito? Matatandaan na noong nakaraang buwan, July 2022, ay napabalita sa buong mundo ang malawakang pagbaha na nangyari sa China. Nagsilutangan ang mga kotse at libo-libong mga tao ang inilikas. Umulan kasi ng malakas at nagtagal ng 1.5 araw. Di na ito nakapagtataka dahil nga napalibutan ang China ng mga ilog. May alam po ba kayong mga kakaibang nangyari pa sa China? May kinalaman kaya ang mga pangyayaring ito sa ginagawa ng ilang mga tao sa kanilang bansa? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below.